Hi guys, so we are back at unboxing our plants. And for today's video, ito naman, kita nyo naman guys, meron akong big boxes dito ng succulents from lovely succulents from Atok Benguet. And for today's video, i-unbox natin sila and titignan natin kung may mga damages ba, kung paano ba yung experience ng bus shipping. Kasi guys, pinabus ship ko ito. Hindi ko siya pina-air dry, nakapatted siya kasi I think mas mabubuhay ko siya kung patted siya. Then iripat ko na lang siya comes September when kapag growing season na siya. Let's start unboxing our plants kasi marami lang ito guys. 5 big boxes to. So let's start. Nabili ko to kay Ma'am Gemmaline. Hindi ko alam kung big sizes to kasi sa live naman niya big sizes naman siya. Pero diba syempre kasi pag sa live nakikita big sizes. Pero minsan dumadating maliliit. So let's check. Ito yung first box natin. Ayun, nakikita ko na. Wow! Nakikita nyo pa yan guys? Ang lalaki. So let's, ano bang unahin ko dito? Ito na lang. So, ay may mga mashilib siya. So, this is Echeveria Amabile. Big size siya, oh guys. As in, big size talaga siya. May flower stalks. Let's check kung may mga pets there. Wala naman. Mashilibs lang ang meron. Katanggalin natin yan sa next video. Ito muna siya. Next is may natanggal na dalawang leaves guys. So let's try to propagate na lang. Ganda niya. Hindi ko alam kung si cheesecake ba to or what. Ang dami pa lang natanggal na leaves dito. Sana mapropagate na ako. Ay, nagmamash na yung iba. Yun lang yung problema guys pag pag nag-bus ship. Yun yung lagi kong magiging problema. Nagkakaroon siya ng mashing. Siguro dahil sa culture shock. Temperature. And next is natanggalan din ng lid si Abiterum para go lang. This is Victory. Ang lalaki nila guys. Ang gaganda. Ito wala siyang damage. Pero basa yung soil niya. May mga babies din siya dun sa loob. Kita ba? May mga babies siya dun. Itong mga leaves na natanggal, ipapropagate natin. May namayin din pala akong mga small sizes. And ang ganda ni Crispate Beauty. Kaso nga, nasira lang yung pot. Pero it's okay. May natanggal din na leaves leaf pala. Let's try to propagate this. Ano? Tanggalin natin yung mga weeds. Ang ganda niya guys. Ito, nakuha ko lang siya ng for 100, I think. Oo. 100 pesos. Sulit na sulit na rin. Ito si Periwinkle. Hindi ko alam kung si Periwinkle ko. Pero may mga babies din siya sa baba. Next is hirap aminin guys kung anong unahin. Wait lang.
Yeah. Ang malaki, guys. Kaso nakalimutan ko kung anong ID nito. Eh, no? Kamay ko. May flower stalks din siya. May mga dry leaves. And, ni-request ko talagang hindi tanggalan ng dry leaves, guys. Kasi, na-enjoy ko siyang tanggalan. Oviferum. Eh no, medyo nabugbog lang siya dito, pero yan. Overall, ang ganda pa rin niya. Dito ka muna. And yung mga leaves, syempre papropagate na lang yung mga yan. Next is this big size. Big size. Ay, ila. Nabutol siya. Tapos itong price na to, 100 lang siya, guys. Itong plant na to. Diba? Super sulit. Dito muna. Ito. Hindi ko alam kung anong name ito, pero 100 din to, guys. Diba? Ang laki na din niya. Lola, 450 pesos. Maliit lang siya, guys. Ilang beses na rin ako nakapag-try nito, guys. Pero namamatay na ako dito kasi sobrang init. And Polaroid. May damage leaf siya dito. Small size na Amabil. So ayun, guys, nakikita yung Amabil. Yun yung mother plant at yung baby. Yung mga dry leaves din siya. At ang galing natin. Next is Pearl Vaughn. Yung mga peste yata. Sobrang lapit din talaga ng Pearl Vaughn sa peste, guys. Kaya hindi ako kumukuha. Pero try pa rin natin. Baka mag-work na this time. Next is Variegated Raspberry. Ganda niya, guys. Na for only 35 pesos. Next is, hindi ko alam kung sino to, guys, pero 65 pesos ko lang siya nakuha. Big size na talaga siya. Ayun. Nice. Thank you, ma'am. And last for this box is Rumba. Nakuha ko to ng big size na siya, guys. So, was like 100 pesos. Super solid siya. And I think cross to ng topsy-turvy and black prince. Kaya nagbablock din siya. And yung leaves niya parang topsy-turvy. Ganda, guys. So, sa next box naman tayo. Dito muna kayo. Grabe, first box pa lang, guys. Ang kaganda na. This one. Oh. So, ito na yung second box natin. Sana walang mga damage. Ayaw ko pa naman nadadamage yung mga plants. Sino pa namang may gusto na may damage? Small size. Ito yung mga small sizes, guys. Yeah.
Ay, may mga big sizes din pala dito. Blue Surprise. Cute. Ito naman guys, hindi ko alam. Ayan, minayin ko pala siya, 70 pesos. Si Butterfly or Kisses. Dami ng babies guys. Siyempre may mga dry leaves. Oh, wala na tayong space na paglagyan. Ito muna sa mga. Next is ang aking Ebony. For only 80 pesos guys, may Ebony ka na sa 80 pesos. And hopefully sana mabuhay ko siya. Ito yung Kisses. May baby din siya. Hindi ko alam kung sino yung una pero parang Butterfly. Ito yung Kisses. Brown. Sobrang mura ng mga plants na guys, as in. Tapos ang gaganda pa ng condition. Ito si Opalina Twin Head. Ito naman is, hindi ko alam yung name guys, pero for 50 pesos siya. Ganda na. Ito si nakalimutan ko yung name guys, ang dami kasi nila. Pero good kasi dry na yung soil. Yun ang gusto ko sa mga seller, na pinapadry ko talaga yung soil bago ipadala kasi minsan mabigat, dagdag pang shipping yung mabigat na soil. Ito naman si Campfire. Ganda ng leaves niya guys. Kahit na nasa shaded to, mag-orange pa rin yung leaves niya. Next is Monstrous Lila Sina. Nakalimutan ko din yung name ito guys. Sorry. Ito naman Margaret Rippin for 20 pesos. Ito one of my favorites. Parang hirap talaga i-maintain ng leaves na ah, kaya kahit na sobrang bigay mo talaga yung sunlight requirement, nagpapayong pa rin siya. This is Echeveria Bluebird. Ang init ngayon guys. Ito naman si Green Eyes. Namatay yung malaki kong green eyes nung super ulan dito. Tapos ngayon, bumili ako ng tatlo ata to or apat. Ito rin. Si Gypsy or Mrs. Richards. Ang plano ko kasi dito guys is ilagay sila sa isang pot. Tapos para magmukhang lush. Gusto ko talaga ng mga lush na succulents. Ito naman si Marilyn. Ganda niya guys, for 25 pesos. Next is Gypsy ulit. Yan. Lola ulit. Ang dami ko pala na kuhang Lola. Dalawa pala. Next is
fire. White one. Ang dali nito alagaan, guys. For only 25 pesos. This is Amazing Grace. Ganda niya, diba? Bumili ako ng apat na Amazing Grace kasi ang ganda ng leaves niya pag compact. Tapos ang ganda rin ng kulay niya pag na-stress. Ay! Amazing Grace ulit. Addict na addict sa Amazing Grace. Next piece. I think this is Monroe. 35 pesos. And this is, oh, may nahulo. Campfire. Ang tatlong campfire na yon. This is, doon po magkamukha sila. Mukha siyang Amazing Grace, pero guys, siya si Green Eyes. Sinagawa tayo ng comparison video ng dalawa. Ito naman si Jitsu ulit. Ang dami kong namay na Jitsu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa rin yung nakuha kong Jitsu, guys. Jitsu. Unahin na natin yung mga gypsy natin. Gypsy ulit. Gypsy na naman. Adik na adik si gypsy. Green Eyes. Ang ganda talaga ng mga hybrids nila. Yung mga mafafarina tapos matataba yung leaves. Opalina. Last 3 dito sa box, guys. Gagawin ko na lang, guys, i-cut ko na lang siya into 2 videos para hindi masyadong mahaba yung itong unboxing natin. This is Marilyn. Mensa. First time ko magka-mensa, guys. Ilang beses na ako nagpa mushroom pero wala akong mukhang mensa. Lastly for this box is Snow Bunny. So ikakat ko na lang tong video, guys. And gagawin ko siya into 2 parts para hindi mahaba yung video natin. And thank you for watching. Abangan nyo yung mga next vlogs ko about succulents. Thank you!